mataas na pagsaludo sa maraming lakbayani na narito ngayon upang ipagtanggol ang kanilang karapatan, ang kanilang kabuhayan at kaligasan. Mabuhay po kayo! Walang pinag-iba ang Rining Aquino sa pagpapatupad ng liberalisasyon sa pagbibiga dito sa ating bansa. Kung may pagbabago man, mas malala pa ito sa Rining U.S. Arroyo sa pagbebenta ng ating mga lupain, sa pagpapataboy ng mga katutubot magsasaka sa ating mga kapuntungan, kapupatan at sa mga tabing dagat. Sa loob ng halos 2 taong patutungkulan ng Rining U.S. Aquino, 500 mga bagong kasunduan at proyekto ang inaprubahan at rinutumanda ni Pinoy. Dahil dito, lagpas sa 1,100,000 hektarya ang nasa kamay na ngayon ng mga dayuhan at pribadong korporasyon. Gayun din, tuloy-tuloy ang pagtatanggol ng Rining ito sa mga pribado at dayuhang korporasyon. Saksi kayo kung papaano naglalabi si Aquino para alisin ang resolusyon sa pagbabawal ng open pit mining dito sa South Cotabato. Gayun din ang kagustuhan ng Rining ito na baliktarin din ang mga lokal na ordinansa na nagbabawal sa malaki ang pagmimina sa 11 probinsya pa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Malupit at marahas ang tugon ng Rining ito sa malakas na paglaban ng mamamayan. Patuloy ang militarisasyon sa Nueva Vizcaya, sa Batangas, sa Mindoro, sa Cagayan Valley at ibang iba at iba't ibang bahagi ng bansa. Kailan lamang nang sinugod ng mga revolusyonaryong Persa ang operasyon ng Sumitomo, isang Hapon na kumpanya sa pagmimina, at ang apartment netong Zamora, pamilya Zamora, dahil sa malawakang pagkasira ng kalikasan, sa matinding paglabag sa karapatan ng mga minero at mga katutubo sa Surigao. Ang tugon mismo ng Rining ito, imbis na imbestigahan, ay dagdag na militar para supili ng paglaban ng mga mamamayan. Gayun din, iba't iba pang klaseng mga ordinansa at batas ang ipinapatupad ng Rining ito para lalo pang bigyan ng karapatan ang mga pribado at dayuhang korporasyon na aring basta-basta ang ating mga lupain at dagdugin ang ating mga likas yaman. Pero nagkakamali ang Rining U.S. Aquino dahil imbis na matakot, lalong magpupursigi, lalong lalakas ang pakikibaka ng sambayanang Pilipino. Tulad ng ginawa sa Surigao del Norte, ang pagsugod ng revolusyonaryong Persa, tulad ng paggawa ng pangayaw dito ng mga katutubo sa Soxarjet Region, ang mga mamamayan sa Batangas ay sinulong ang mga equipments ng Mindoro Resorts Limited para itaboy sila. Ang mga katutubo sa Nueva Vizcaya ay nagbabarikada at handang mabuhis ng buhay. Huwag lamang makapasok ang mga Australiano kumpanya ng pagmimina. Sunod-sunod at parami ng parami ang pag-atake ng mga revolusyonaryong Persa, partikular ang New People's Army, sa mga mapangwasak na dayuhang pagmimina sa iba't ibang bahagi ng bansa. Iba't ibang forma ng pakikibaka ang ginagawa ngayon ng mamamayan. Nagsasampa sa korte ng kaso laban sa mga dayuhang kumpanya, nakikipagdaya na mo sa mga government official, at higit sa lahat,
lumalabas, lumalawak at lumalaki ang mga mamamayang humahangos, lumalabas ang mga lansangan upang ipaglaban ang kanilang karapatan at ang kanilang mga komunidad. Maraming mga grupo at organisasyon ang hindi napipigilan, ang hindi nagpapakupot sa ganitong mga kilos, kundi humahawak na